Magandang gabi po sa ating lahat. Tayo po ay magsitayo para sa ating banal ng pagdiriwang. Isang paalala sa atin ang kwento ni Lazaro at ang mayaman na kailangan nating alagaan ang mga kapatid nating salat sa buhay. Namumulot kahit humong nahuhulog mula sa pagmamayaman. Isang malaking tulong na para sa kanilang anumang mumunting may bahagi natin sa kanila. Sa kanilang pang-araw-araw ng pangailangan. Ipinagdiriwang din natin ngayon ang 21st pambansang araw ng paglalayag. Ipanalangin natin ang libo-libong Pilipinong manalayag sa buo ng kanilang pamilya naway gabayan at protektahan sila ng Panginoon. Mga kapatid, aminin natin na ating makasamapan tayo maging marapat sa pagdiriwang na banal na paghahay na tudulog ng kapatawaran na may kapal. Sinubong mong tagapagpagaling sa mga nagsisisi. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapagkanyaya ang mga makasalanan ng magsisi. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakalulong ka sa kanan Diyos sa mga para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa aming mga kasalanan at panubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Papuri sa Diyos sa kaitaasan. Thank you.
pagpatawad at ang iyong laging ipinapakita ay pagkahabang. Padaluhin mo sa amin walang humpay ang kagandahang loob mong sa aming inilaan upang sa pagkakapit namin ang pangako mong bigay, kami gawin mong kasalo sa ikapagkakaloob mo sa kalangitan. Sa pamagitan ng Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Amos. Ito ang sinasabi ng Panginoong makapangyarihan. Kahabag-habag kayong namumuhay na maginhawa sa siyon. Kahabag-habag kayo na nahihiga sa madadarang kama at nagtatalinga sa malalapat na himlayan. Habang nagpapakabusog sa mga sarap na pagkain. Lumilikha pa kayo ng mga awit sa sayo ng mga alpa tulad ni David. Sa malalaking mangkok na kayo umiinom ng ala at pamahaling papango ang ipinapahing ninyo sa katawan. Ngunit itinangis na ba ninyo ang darating na pagpawasa ng Israel? Hindi. Kaya nga, kayo ang unang ipatatapon. Matitigil na ang inyong mga pagtitigil at pagsasaya. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Pinipigil niya.
ang Diyos na poong nabubuhay lagi ang Diyos mo, Siyon. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo kay Timoteo. Ikaw na lingkod ng Diyos, sikapin mo mabuhay sa katuwiran, kabanalan, pananalig, pag-ibig, pagtitiis at kaamuan. Gawin mo ang buo mong makakaya sa pakikibaka, alang-alang sa pananampalataya, at kapaktan mo ang buhay na walang hanggan. Yamang diyan ka tinawag ng Diyos nang ipahayag mo sa harapan ng maraming saksi ang iyong pananampalataya. Sa ngalan ng Diyos na nagbibigay buhay sa lahat ng bagay, at sa ngalan ni Kristo Jesus na nagpapatotoo sa harapan ni Poncio Pilato, iniuutos ko sa iyo ang mga tagubiling ito. Panatilihin mong mabisa at walang kapintasan hanggang sa pagdating ng Panginoong Hesukristo. Sa tagdang panahon, siya'y ihahayag ng mapagpalang Diyos, ang makapangyarihang hari ng mga hari at Panginoon ng mga Panginoon. Siya lamang ang walang kamatayan, ang nananahan sa liwanag na di matitigan. Hindi siya nakita o makikita ninuman. Sa kanya ang karangalan at ang walang hanggang kapangyarihan. Amen. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa gitna ng kanyang pagdurusa sa Hades, tumingala ang mayaman
at kaya natinaw sa malayo si Abraham kapiling si Lazaro. At sumigaw siya, utusan ninyo si Lazaro na isausaw sa tubig ang dulo ng kanyang daliri at palamigin sa aking dila. Sabagat naghihirap ako sa apoy na ito. O sinabi sa kanya ni Abraham, anak, alalahanin mo nagpasasak sa buhay sa ibabaw ng lupa at si Lazaro nagtiis ng kahirapan. Ngunit ngayon, inaaliw siya rito. Samantalang ikaw naman ay nagpuhusa. Higit sa lahat, inilagay sa pagitan natin ang isang malaking bangin upang ang mga nari na hindi makapariyan at ang nari na hindi makaparinig. At sinabi ng mayaman, kung gayon po, Amang Abraham, ipinamamanig ko sa inyong papuntahin ninyo si Lazaro sa bahay ng aking ama, sapagat ako'y may limang kapatid na lalaki. Paparunin na ninyo siya upang babalaan sila at ang hindi sila umantok sa dahang ito ng pagpurusa. Ngayon sinabi sa kanya ni Abraham, nasa kanila ang mga sinulat ni Moses at ang mga propeta. Pakinggan nila ang mga yon. Hindi po sapat ang mga yon, tulog niya. Ngunit kung pumunta sa kanila ang isang patay na muling nabuhay, tatalagdan nila ang kanilang mga kasalanan. Sinabi sa kanya ni Abraham, kung ayaw nilang pakinggan ang mga sinulat ni Moses at ang mga propeta, hindi rin nilang paniniwalaan kahit ang isang patay na muling nabuhay. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Si Lazaro at ang mayaman. Bahagi na kung saan ay sabi ng Lord, ay ito yung maaaring parang katulad ng version na Snow White. Na kung saan ay hindi pala Snow White, kundi yung pagkakataon na yung isang mahirap ay naging mayaman. At yung mayaman ay naging mahirap. So, bahagi po na kung saan ay kalimitan natin na naririnig yung istorya ni Lazaro. Pero hayaan po natin na ito'y pagnilay-nilayan sa apat na puntos. Una, siguro magtataka tayo, bakit itong mahirap na ito, si Lazaro? Si Lazaro binigyan ng pangalan para may bigyan po ng importansya. Yung mayaman, hindi po binigyan ng pangalan. Bagaman po sa ibang ibanghelyo, binigyan ng pangalan, ang akala natin binigyan ng pangalan kasi ang tawag ay Dives. Yung pong Dives ay salitang Grego. Nang ibig sabihin ng salitang ng Dives ay mayamang. Mayamang. So hindi yung talaga pangalan ng Dives. Kundi noun. Nang ibig sabihin ng mayamang. Hindi po yung name. Pero yung mahirap, binigyan ng pangalan para mabigyan ng importansya yung kahalagahan ng elemento ng ebanghelyo. Na kung dosin po ay medyo baligtad sa pagtingin ng tao, kasi kaya ng panahon mo ni Jesus, hanggang ngayon, ang tinitingala natin ay yung may pera. Hindi yung mahirap. Pero ito yung mensahe na binibigay ni Jesus. At makita po natin dito, ano? Si Lazaro, ang pumunta sa langit. Siguro makasabi natin eh, wala namang ginawa si Lazaro dito eh. Baka pumunta siya sa langit. The very fact ba na dahil siya ay mahirap per se? Alam niyo po yung salitang Lazaro, sabi po sa mga dalubasa ng banal na kasulatan, ito'y nanggaling sa salitang Eliasar. Nang ibig sabihin ay ang tulong ng Diyos.
the help of the Lord. At pakitaan po namin kung bakit sila sa loob pumunta sa laki. Ang fundamental na idea po rito ulit, yung matatagpuan po natin doon sa mapapalad. Yung isa sa mga walong mapapalad. Mapapalad ang mga dukha sapagkat makikita nila ang Diyos. Dukha niyo, alam natin, kapag ikaw ay mahirap, mas kumaasa ka sa Diyos. Mas madali kang panalig sa Diyos kaysa sa ikaw ay umayaman. Kasi akala ng iba, kung minang sinasabihin natin na ah, kapag umaman ako, lalo akong maging maka-Diyos. Pero kung pagbabasihan ninyo yung ating buhay, mas maging maka-Diyos pa nung tayo ay mahirap. Kaya dito po nakasalalay ang makita po natin kung bakit itong si Lazaro ay pumunta sa langit. Yung pinakapundasyon natin dito ay yung ipinapahayag sa walong pagpapalad. Mapapalad ang mga dukha na wala nang inaasahan kundi ang Diyos. Pangalawa, punto, ay mayaman na si Lazaro. Ay nakita po natin, ano ba yung naging kasalanan ni Lazaro? Dahil ba siya naging mayaman? Bahagi yun na kung saan huwag natin kalimutan na yung kasalanan na makita po natin kay Lazaro ay hindi po yung kanyang pagiging mayaman. Ano muna yung alin? Yung kanyang indifference. Okay lang siya sa kanyang karatayuhan. Wala siyang pakialam sa kanyang kapwa-tao. Wala siyang pakialam doon sa mga naghihirap. Wala siyang pakialam kay Lazaro na nakatunganga doon sa kanyang gate na namapalimos, humihingi ng tulong. Yung bahagi po niya, kung tawagin po natin yung callousness, yung pagiging manhin, nagkaroon na ng kalyo, wala nang pakiramdam sa kapatayuhan ng mga mahihirap na okay lang sa kanya, okay lang sa kanya, na aatin niya sa kanyang buhay na siya ay mayaman at mayroong nagihirap. Ito yung bahagi po. At kung mapapansin po natin, ito rin yung binigyan ng pagpapahalaga na ipinamanhig po sa atin ni Propeta Amo sa unang pagpasa. Kanyang pinapagalitan ng mga Israelita, lalo-lalo na yung mga mayayaman sa Israel, sapagkat kanilang nakalimutan yung mga mahirap, nagkaroon na sila ng kalyo. No? Kaya anong sabi niya? Hindi mo malalaman. Hindi lang yung kalyo sa kagatayuan ng mahirap, kung sa oras na ito'y magkakalyo, namamanhid ka na. Kasi kapag ikaw'y busog na busog, wala ka nang pakialam sa iba, hindi mo na makita yung damdamin ng ibang tao. Yung ikang, ang tawagin po natin ay nagiging makasarili. At ano ang makita mo, hindi rin alaman ng mga mayayaman ng Israelita na kung saan sila rin yung mga namumunaw na alo. Yung kanilang kapitbahay ay naghahanda na para sila ay lusubin. So, hindi nila napansin na ang Babylon ay sila yung sasakupin na. Kasi bakit? Mahig na eh. They only tend to their own senses and to their own needs. Sila ay nagkakalap. Kaya ano ang ilan? Nabigla na lamang sila. Sinakop na sila ng kanilang kapitbahay. Kasi yun ang makita ko. Naging kalyo. Ay, ito po yung huwag namin kalimutan na kung saan ay lalong-lalo na ako sa mga kapanahonan ngayon na makita natin na kumisan yung mga pagkakataon na ano? Kumisan ako kung tutusin yung ipunang ginagalawan natin ay
may mga preference na tumutukoy sa pangangalaga, sa mga mahirap, at sana po, yun ang hindi mawala kung tayo ay hindi naging indifferent sa kanilang katatayuan. Kaya yun yung kinakailangan ng pag-ingat. Di wala akong problema. Sabi nga, hindi naman maalis yung mga mahirap. Pero kahit na po sa siglo ng kapanahonan, nakita natin nandiyan pa lang yung mahirap. Pero sabi nga rin, yung problema dito sa mayaman na ito rin, walang malamang ipinakita na may angat ang kanilang mga kamay para tulungan itong sinasabi. At yun po ang pag-iingatan natin. Pangatlo, bahagi po na ipinahayag ko sa Ebanghelyo na maliwanag din po na dito na realize nitong mayaman na ito noong siya ay namatay na. At doon nakita natin alin, mayroon palang impyerno at may laki. Si Lazaro, nasa dami. Yung mayaman, nasa impyerno. At maliwanag, yung si Lazaro ay kaligayahan. Si yung mayaman ay kaparusahan. At anong sabi nga, mayroon malaking bangin nasa gitna nila na hindi pwedeng lumagpas yung isa doon sa kapila. Kaya nung ibig sabihin ito na isang panaya na nawa ay huwag nating kalimutan na binibigyan tayo ng isang maliwanag na hamon na habang tayo nabubuhay sa daigdig na ito, huwag natin hayaan na tugunan natin yung pangailangan ng ating kapwa na nag-iiram. At isa pong bahagi rin po ng simbahan na patuloy po tayo hinahanihan na sawa po mapalakas natin. Kasi po ito yung isa sa mga weak aspect ng simbahan. Kasi po, sabi nga natin sa larangan po ng worship, malakas tayo sa larangan ng worship. Maraming naglilingkod sa akin bilang LCL. Kung bibilangin nyo, ang dami namin LCL. Pero kapag tinanong mo, when you speak of sa ministry ng simbahan sa service, kakaunti. Katulad na limbawa ng ilang bagay yung membro social concern. Sabi, para kailangan mo may membro, kasi meron tayong coordinator, pero wala tayong membro. Ay, yung sa lay minister, si Uli yan, dami natin lay minister. Pero kapag baluli, basihan mo ulit. Kapag pinag-usapan namin yung service, yung Ministry of Health, ilan ang membro ng Ministry of Health, at bakit kailangan pa ng membro yun, meron tayong tao at yung isa. So sana po yung bahagi ng pagkilos na ito ay mapalakas natin kasi kinakailangan natin matutukan ng mga programang pangpastoral na makita namin na ito may pangangailangan. Kinakailangan natin ang mga pagkilos na kinakailangan nating tugunan para umangat ang kanilang katatayuan, matulungan sila. Lalang-lalang po yung mga kapatid natin ang mga naghihirap. Sana po ay magkaroon din tayo ng grupo. Ako naman po ay nagpapasalamat kahit paano na yung ating po mga pinanawagan noon na sana po ay magpatuloy katulad po yung ating San Martin Risk Reduction group para po kapag dumating yung panahon ng mga kung tawagin po natin ng lindol, may mga kailan po ay siguro po ay kinakailangan po natin palakasin. Yung pong ating cancer group ay bahagi po na kung saan ay ito po ay mga paanyaya natin. Bakit po? Kasi hindi po pwede na makita natin na itong mga katatayuan ng kapatid natin na mga itinuturing natin ng mga Lazaro. Marami yung mga Lazaro. Pero katapos wala tayong nagagawang tulong, ay baka mamaya ay
na andun tayo kasama ng mayaman kasi, ang sabi nga ay, nagkaroon na ng kalyo ang aking mga kamay kasi hindi natin sila pinansin. O, kailan na magkaroon tayo ng kalyo kung tayo ay nagkakalyo sa pagtulong. Pero kung dahil sa hindi natin sila pinansin, ay nakalulungkot. Kaya, yun po yung sana po ay mabigyan din natin ng mga pagtugon. At kasi po, marami yung mga pagkakataon na nawa po ay bigyan namin ng higit na pagkapalaga. At ito, patuloy natin pagbasa. Kaya na rin po, sa darating na Webes, para din po sa inyong kaalaman, nagpapatawag ang obispo ng dalawang representative sa bawat parokya para pag-usapan yung para naman doon sa suliranin ng drug dependence. So, hindi lang po dapat tayo umupuna. Dapat makita na anong solusyon ng simbahan sa mga kapatid nating mga drug addicts. Sila rin po yung mga Lazaro. At yung gabi, siguro po mga alas 10 yun ng gabi o 11, nag-text yung pastoral office kasama ang pari. Sabi ko kaya, makakarating kaya na kung hindi conflict si schedule na may bahagi. Pero yun, yun ang huwag namin kalimutan sapagat may langit at may imper. At kung sa kukul na po ng sinabi ko, kung tayo ay mga anak ng Diyos, we are born for what's heaven, eh sana po ikagawin natin yung tungkulin natin bilang mga anak ng Diyos na hindi pwede na maatim natin na may mga kapatid tayong nangihirap at wala tayong ginawa. Pangapa, yung pangapat po ay praktikal. Ito po ay higit na kung saan ay itinalaga rin po ng ating diocese para po sa linggong ito na yung ating pong second collection ay makidagdagan po yung ating second collection ngayon ay para po sa mga kapatid natin na nasalanta ng bagyo sa Batangas. So, bahagi yun na kung saan yung pag-tumulong tayo. Huwag nyo ang gawin na yung inyong dalalang pera na dapat yung sa first collection, ilalagay yung sa second collection. Huwag naman o, kasi yung first collection natin yung for the maintenance of the church. So, let us give extra para maging bahagi rin o na matulungan natin at makita natin na ito yung concrete application. No, kasi sapagat sila yung mga nasalanta, sila po ay isa sa mga Lazarus na kailangan natin tulungan. Sabi ng iba, Father, ito bang si Lazaro na ito? Ito bagay yung kapatid ni Martha at ni Maria? Hindi po ah. Hindi po ito Lazaro na kapatid ni Martha at ni Maria. Ito po yung Lazaro, yung pangalan ng mahirap na tao na binibigyan ng pagpapalaga ko sa ating ibang. Ito yung mga tao na binigyan ng pangalan na para po mag-represent sa mga nangangailangan. So itong apat na ito ang maging bahagi ng aking paninilay. Bakit si Lazaro ay nasa langit? Sapagkat sabi ng mapapalaga ng mga duka, sapagkat sila ay umaasa sa Diyos. Wala na sila'y tutulungan. Pangalawa, bakit si yung mayaman ay napunta sa doon sa impyerno ay sapagkat siya ay sakit na ng kanyang kayamanan, siya ay binaliwala yung mga kapatid na nangailangan. Pangatlo, may langit at impyerno. Huwag na natin paabutin na sa panahon
ng aking kamatayan, tsaka natin ma-realize yun. Ipakita natin na tayo ay mga anak ng Diyos, bound to heaven, kaya hindi natin maating na pabayaan ang mga nangailangan. Pangapa, para po sa mga kapatid natin na nasalanta ng bagyo sa Batangas. Sumasampalataya ako sa Diyos, Amang Mapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako ng Poker sa Kristo, may isang anak ng Diyos, Panginoon natin lahat, nagatawang tao siya kaya ang Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Maria ang Birhen, ipinagpakasakit ni Ponso Pilato, ipinamo sa krus sa matay at libing, nanarap sa kaloran ng mga may kagpangaraw na buhay na magbuli, tumakyan sa langit, nalulog sa kain ng Diyos ang mga makamangyarihan sa langit. Doon magmulat pa rin ito at upot sa kabubuhay ng mga ngayon na tao. Sumahan sa palatay ng mga poro sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahan katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kabadora ng mga kasalanan, sa pagkabuhay ng muli ng mga ngayon na tao, at sa buhay ng mga hanggan. Puno ng mga hamon sa ating buhay dahil dito kailangan mapanibago natin ang ating pananampalataya at pananagutan. Ipanalangin din natin sa Ama ang mga manlalayag sa buo ng kanilang pamilya kung pagtitiwala nating dasalin. Panginoon, kung hiling mong tinggin ang aming panalangin. Panginoon, buong giliw mong tinggiin ang aming panalangin. Ipalaganap nawa ng simbahan sa pamumuno ng Santo Papa Francisco ang turo ng Ebanghelyo ukol sa pagpapala sa mga taong mahihirap at inaapi. Manalangin tayo. Panginoon, buong giliw mong tinggiin ang aming panalangin. Gabayan nawa ng Espiritu Santo ang Pangulo ng ating bansa upang sa lahat ng oras ay sikapin niyang isulong ang kapakanan ng mga maralita at hamak sa lipunan. Manalangin tayo. Panginoon, buong hiling mong tinggiin ang aming panalangin. Makatagpo nawa ang mga taong may mabuting kalooban, ang mga kapatid nating naghihirap, mga may sakit, nag-iisa, at yaong mga walang trabaho. Manalangin tayo. Panginoon, kung giling mong tinggiin ang aming panalangin. Naway ang lahat ng manlalayag sa punang kanilang mga pamilya ay manatiling matatag sa panahon ng pagsubok, kalungkutan at pagkabahala. Manalangin tayo. Panginoon, kung giling mong tinggiin ang aming panalangin. Naway matanggap ng aming mga yumaong kapatid, lalo na ang mga manlalayag na namatay dahil sa sakuna at karamdaman, ang biyaya na makapiling si Abraham, ang mga anghel at mga banal sa kalangitan, manalangin tayo. Panginoon, buong giling mong tinggiin ang aming panalangin. Ama, tinggiin mo ang aming mga panalangin, buksan mo ang aming mga puso sa mga pangailangan ng aming mga kapwa, nang sa kayo'y mapaglingkuran ka namin sa pamagitan nila. Tanggapin mo rin ang aming mga panalangin para sa ikabubuti at ikaliligtas sa mga Pilipinong malalayan. Iniling namin ito sa pamagitan ni Kristo, aming Panginoon. Amen.